Simula natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo nakikiisa ngayon sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano sa ating pagpaparangal kay San Agustin sa kanyang kapistahan ngayong araw. Nawa ang pagsasabuhay ni San Agustin na kanyang pagiging Kristiyano ay mapasa atin din sa ating paglalakbay tungo sa ating kaligtasan. Atin ding idinadalangin ang lahat ng mga intensyon ng ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa lahat ng mga social media platforms ng Pambansang Dambana ni Padre Pio. At atin ding isama sa dalangin natin ngayon sa ating mga intensyon, ang inyong mga intensyon sa inyong mga puso at sa inyong mga isip at ang lahat ng inyong mga kahilingan. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-araw upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinamang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhik ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay, pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang lahat ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga at maligayang kapistahan ni San Agustin po sa ating lahat. Si San Agustin ay isang pantas ng simbahan at ang conversion ni San Agustin, ang kwento ng conversion ni San Agustin ay isa sa mga popular na kwento ng pagbabago ng isang tao. Ang pagbabago ng isang tao ay nagsisimula sa pagtawag ng Diyos sa kanya at sa kanyang pagsagot sa panawagang ito. At maaaring ang panawagan ng Panginoon ay dumating sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ating narinig na sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga iskriba at mga fariseyo, kayong mapagkunwari, para kayong mga libingang pinaputi na maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at lahat ng uri ng dumi. Gayunpaman, sa labas ay nakikita kang matuwid, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan.
tatlong araw na pong kinokorek, ipinamumulat ni Jesus sa mga Pariseo at sa mga eskriba ang double standard ng kanilang buhay. Hindi ito naging madaling salita na marinig ng mga eskriba at mga Pariseo. Ito ay isang mahirap na katotohanan na sinabi at ipinamulat sa kanila ni Jesus sa pagtatangkang palayain sila sa kanilang mga kasalanan. At kahit na hindi nila nasisiyahang marinig ang malinaw na paghatol na ito, dahil nagmula ito sa tapagligtas ng mundo, makakatiyak tayo na ito ay mga salita ng pinakamalalim na pagmamahal at binigkas upang sila ay magsisi at magbago sa kanilang pamamaraan. Marahil, mga kapatid, bawat isa sa atin kung minsan ay nakadarama ng pagpuna ng iba sa ating mga ginagawa. Kadalasan, kapag ganito ang nararamdaman natin, nagmumula ito sa sarili nating kasalanan ng galit. Marahil ay nasaktan tayo ng iba at ang pananakit na ito ay nagresulta sa pagnanais ng isang uri ng paghihiganti na nagmumula sa galit. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Ngunit hindi ito ang kaso kay Jesus. Una, ang mga salitang ito ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga pulutong ng mga tao, hindi lamang sa mga eskriba at sa mga Pariseo. Ika nga nating mga Pilipino, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Kaya sa maraming paraan, sinabi ito ni Jesus para sa ikabubuti ng mga nagdurusa sa ilalim ng maling pamamaraan. Ngunit alam din ni Jesus na maririnig din ito ng mga pinuno ang kanyang mga salita. Kaya sinabi niya sa kanila ang mga salitang iyon. Ngunit hindi katulad natin, ginawa niya ito dahil sa perpektong kabutihan upang pangalagaan ang kaluluwa ng mga pinunong ito. Mga kapatid, kung minsan kailangang marinig ng bawat isa sa atin ang pagsaway sa atin ni Jesus na puno ng pag-ibig. Kung ang sino man sa mga eskriba at Pariseo ay bukas noong panahong iyon, kung gayon ang mga salita ni Jesus ay unang bumagabag sa kanilang puso, ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na epekto ng paghamon sa kanila na magbago. Kailangan nila ito at ganoon din tayo. Kapag tayo ay natigil sa ating mga kasalanan, lalo na kung ang pagmamatigas, kailangan nating payagan si Jesus na hamunin tayo ng matatag. Ang ganitong hamon ay maaaring makasakit sa atin, ngunit kung minsan ang kalampag na ito ay kinakailangan natin upang tayo ay magising. Ang masidhing emosyon ay maaring humantong sa kasalanan, ngunit maaari rin itong humantong sa pagsisisi at pagbabalik loob. Ang pagsinta kung saan nagsalita si Jesus ay naging isang instrumento kung saan ang kanilang sariling mga pagnanasa ay nagkaroon ng linaw sa kanilang isipan. Ang resulta ay maaaring sila ay naging mas makasalanan kung sila ay hindi nakinig, kung sila ay nagmatigas, o sila ay nagsisi kung alam nilang o tanggap nila
na totoo ang lahat ng sinasabi ni Jesus. At kahit na ang karamihan ay lalo pang nabaon sa kasalanan na sa huli ay nagresulta sa kanilang pag-uusig at pagpapatay kay Jesus, maaari tayong umasa na may ilan din sa kanila na nagsisi tulad ni Nicodemus. Kaya mga kapatid, sa araw ng Miyerkules sa kapistahan ni San Agustin, pagnilayan natin ngayon ang lakas ng mga salita ni Jesus sa mga leader ng pamahalaan nila noon. Bagaman sila ay dapat na parehong reliyoso at mga pinuno, ngunit hindi sila pareho. Kailangan nila ng lakas, tapang at katatagan ni Jesus. Kailangan nilang harapin ng direkta at tanggapin ang mahirap at malinaw na katotohanan tungkol sa kanilang mga kasalanan. Pag-isipan natin kung ano sa ating sariling buhay ang gustong sabihin ni Jesus na baguhin natin. Meron bang bahagi ng ating buhay kung saan kailangan ka ng ating Panginoon na kausapin ng may pagsinta, may lakas, may kalinawan at katatagan? Tanungin ninyo ang inyong mga sarili kung meron nga ba. Marahil ay hindi sa isang lugar na mabigat na kasalanan tulad ng mga nangyari sa mga eskriba at mga pariseo. Ngunit mga kapatid, kung tayo ay bukas, nais ni Jesus na makapangyarihang habulin ang bawat kasalanan at baguhin ito sa atin. Buksan natin ang ating mga sarili sa Kanya at payagan natin Siya na tulungan tayong alisin ang mga kasalanan na nagpapahirap sa atin araw-araw. At araw-araw din, maging mapagpasalamat tayo sa biyayang ito ng ating Panginoon. Nawa ang buhay ni San Agustin, ang buhay ng kabanalan, ang buhay ng pagbabago ay ating maging inspirasyon sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Siya nawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, ang mga paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pumumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, ng itlog ay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparin. Siyang nagmulat sa bulak, sa klay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayong aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kaming ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Diyos, ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at mga martir, ni San Agustin at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan.
Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco at ang aming obispo na si Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig ng Diyos sa inyong mga puso at magandang ngiti sa inyong mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Turuan mo akong maglingkod sa iyo.
ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Atin ang naipagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.